inventory management system with credit transactions. So, para saan ba itong template na ito? Para ito sa mga business na nagpapautang ng kanilang mga items para malaman nila kung magkano ba yung utang ng kanilang customer sa kanila at ganoon din malaman kung magkano pa yung natitirang balanse na kailangang bayaran ni customer. Ganoon din, malaking tulong din ang template na ito para malaman kung magkano yung inyong sales at ang inyong profit para kung gusto nyong mag-reinvest ng inyong profit ay makikita nyo sa template na ito. So talakayin natin ano na yung mga features ng ating inventory management system na may credit transactions o yung may mga pautang sa ating mga items. So umpisahan natin dito sa ating items. Item listing o i-register natin yung ating mga items. So pwede tayong mag-register ng iba't ibang distributors para pag wala si distributor 1, pwede si distributor number 2. So, lakihan ko lang konti para mas makita natin. Ayan. So, kagaya nito, Toblerone 100 grams. Kay wholesale distributor yon. Dito naman, kay tulip distributor. So, pwede natin gawin yan, no? As long as yung retail price natin, iisa lang. So, hindi nagko-conflict. Pareho siya, pero possible magkaiba siya sa purchase price. Next one ay yung purchase order. Sa purchase order naman, ang kinagandahan dito ay meron itong dependent drop-down. Ibig sabihin, kapag pumili ka ng item mo na bibilhin mula sa mga nakaregister mong items, halimbawa si sneakers 51 gram, makikita mo sa distributor kung sino sa pagpipilian mo ang gusto mong bilhan. Ngayon, kung binago natin ito, magbabago rin yung kanyang distributor choices. Halimbawa, si Toblerone 1, pipiliin natin si Tulip. 85 pesos ang isang Toblerone na 100 gram. Gusto natin bumili ng 10. Yan, 8.50 ang kailangan nating bayaran. Maganda, lagyan natin ng date. Ang kinagandahan din sa date natin ay i-double click nyo lang. Double click, lalabas na yung mga date na gusto nyong piliin. So, halimbawa, November 15. Ayan. May isa pang shortcut para lumabas yung date. Ito yung control plus semicolon. Control key plus semicolon. Ayan. Okay. Sunod, yung ating sales order. Pero bago yon, paalala lang, yung mga may color na cells, ibig sabihin, may ano yan, protected. May ma-edit man tayo, may pibigay siya ng warning. And then, cancel lang natin kung aksidente. Kung intentionally, i-okay lang natin. Next ay sales. Dito naman sa sales, ilalagay natin yung date kapareho nung sa purchase. Double-click lang. And then, pangalan. Sa pangalan, i-make sure natin na kung umulit si customer, parehong-pareho pa rin nung previous transaction niya sa atin. Kasi pag nagbago yung pangalan, baka malito ang ating data na, halimbawa, si John. Tapos, nalagyan mo ng dot. Yan. Magiging dalawang tao na yan sa halip na isa. So, make sure natin pareho. Halimbawa, si John, umorder siya sa iyo ng Toblerone at real-time inventory tayo. 18 na piraso ang available sa ating inventory. Kaya kapag umorder siya ng tatlo, magiging 15 na lang. Kailangan niyang bayaran, 297. Okay. So, sunod naman natin ay credit. Ang credit, o sa ibang termino natin ay loan. Yan. Dito natin makikita sa credit tab, yung mga customer natin na ang transaction sa atin ay umutang o nag-credit ang payment method. So, halimbawa, dito kay John. Sa halip na bayaran niya ito ng cash, pinili niyang piliin ay credit. So, meron tatlong choices dito. Credit, GCash, or cash. Ayan. So, halimbawa, credit. Ngayon, kung gusto niyong dagdagan yan, putahan niyo lang yung data validation.
Tapos, dagdagan nyo dito, comma, and then type nyo kung ano yung gusto ninyo. And then, after nyan, ikakopy nyo yan, kung masave nyo yan, ikakopy nyo ito sa buong cell na ito. Except lang dito sa ating headers. Okay? And then, halimbawa, si Chan, pwede natin siya i-profile. No? Pipiliin lang natin dito yung pangalang dyan. Pwede si Oliver, si Mark, or si Chan. Tapos, makikita na natin yung kabuuan transaction sa atin ni Chan. Kung magkano yung total credit niya, at kung magkano na yung nabayaran niya, at kung magkano pa yung balance niya. Halimbawa, kapag nakapag-fully paid na siya, magi-green itong cell na ito. Ibig sabihin, fully paid na siya. Wala na siyang balance. Ngayon, kung gusto natin tingnan si Jan, halimbawa si Jan magbabayad sa'yo, pindutin mo lang si Jan at si Jan ay may balance pang 297. Pwede mong ipakita to sa kanya na itong petsang to, itong binili mo, ng petsang to, ito ang binayaran mo. Ngayon, kung gusto niya magbayad sa balance niya 297, hindi mo na kailangan pumunta sa ibang tab. Katabi niya na yung bagay na ito, yung payment record. So, lagay mo dito yung date, piliin mo lang, double click, then piliin mo si John, and then si John may utang pa na 297. Ngayon, kung binayaran ni John lahat yan, itype mo lang dito, 297. Ayan. Ngayon, si John ay fully paid na. Sunod, yung katabi nito ay yung credit transaction. Sa credit transaction, makikita mo lang dito yung kabuuang transaction ng lahat na ang ginawa ay credit o nag-loan. Tapos, makikita mo kung magkano pa dito yung hindi nagbabayad. Ngayon, kung may nagbayad na lahat, halimbawa ay 495, yan, magigreen na rin siya. Katunayan na wala nang may utang sa iyo. Okay, so sunod natin dito ay si inventory. So si inventory ay protected sheets. No? Ibig sabihin wala tayong kailangan totally na i-edit dito kasi naka-formula na siya. Makikita natin yung list ng items natin at yung kanilang inventory. Sunod ay si customer. Si customer naman ay i-filter natin yung kanyang entire transaction. Kasi pwede mo itong magamit kung halimbawa yung loyal customer mo, napakaraming items ang nabili sa'yo. So, syempre, kung gusto mo siyang regaluhan or bigyan ng discount o kaya ng pasobra sa mga bibili niya, pwede mo itong magamit itong tab na ito. So, halimbawa, si John, meron na siyang 18 items at itong amount na yung nagamit niya. And then si Oliver, Mark, ayan. So, pwedeng si Mark. Kasi siya yung may pinakamaraming items na nabili sa'yo at sa halagang ito. Sunod natin ay yung investment and expenses. So, pag sinabi nating investment, ito yung pinasok natin na pera para patakbuhin yung ating business. So, pwede mo ilagay dito yung initial investment mo. Pwede rin na kung lagyan natin investment. Pwede rin kung nag-invest ka pa ulit. Ilalagay mo lang dito. Ayan. Pero kung halimbawa kumita ka na sa negosyong ito, gusto mo na yung kinita mo dito ay gagamitin mo ulit. So, ang pipiliin mo dito sa column ng came from ay profit. So, paano mo malalaman kung magkano yung profit mo at kung magkano yung pwede mo i-reinvest sa business mo? So, mamaya makikita natin dyan ang bagay na yan dito sa summary. So, mamaya balikan natin yung summary. So, dito tayo sa expenses. Sa expenses naman, lalagay natin yung usual na mga ginagastos natin sa ating business. For example, employee salary or mga bills. Yung Meralco, kuryente, internet, etc. So, pwede natin ilagay dito. Sunod natin ay personal consumption. Personal consumption, ito ay optional lang kung applicable sa inyong business. Ito kasing personal consumption ay sabihin natin yung mga stocks na meron ka. Sa halip na ibenta mo, gagamitin mo na lang para sa sarili mo. So, dito mo pwede kunin yon. Kapag naglagay ka dito ng mga items na para sa personal consumption,
automatic, mababawas din ito sa iyong inventory. Kagaya na makikita sa tab na ito, sa column na personal consumption. Okay? Sunod natin yung summary. Ayan. So, sa summary, dito natin makikita yung mga summary na mga investment, expenses, personal consumption, purchase, sales, profit, magkano yung nireinvest mong profit, cash, GCash, credit, paid credits, at unpaid credits. Okay. So, kanina, pinag-usapan natin yung tungkol sa profit. So, dito, nakita natin na nag-negative 4,877. Ibig sabihin, hindi pa tayo nakakabawi, no? Mula sa ating business. So subukan natin na i-positive natin yan. So, halimbawa, lahat ng ating may utang ay nakapagbayad na. So, tingnan natin yung mga may utang pa. Si Mark at si Oliver. Ayan, si Oliver may utang pa na 495. Okay, so wala nang may utang. Balik tayo sa sales. Ayan, may mga items pa tayo na hindi nababayaran o na ibebenta. Sorry. So, subukan nating ibenta yung mga items natin. So, halimbawa, itong nagdagan natin ng 15, 25. Tapos, ito ay 19. Ito ay 30. Ito ay 10. Yeah. So, example, nabenta na natin lahat. So, tingnan natin, balikan natin si summary. Ayan. So, ang purchase natin is 6,525. Sales natin ay 79. At negative yung ating profit. Bakit? Kasi meron tayong reinvested profit na 2,000. So, ang mangyayari, kapag nag-reinvest ka, mababawas yun sa profit natin. So, example lang to, ano, kaya ganyan, kasi may reinvested. Alisin natin yung reinvested. Asaan yung reinvested? Punta tayo sa investment. Ayan. So, alisin natin muna ito para maging maayos yung ating inventory. Ayan. So, ito na ang itsura niya. Ang profit mo ngayon ay nasa 894. Sabihin natin, bakit ang baba? Ang dami mo ng sales. Example lang naman ito, no? So, kaya pa rin na magpipresyo kung magkano nyo pinipresyohan yung inyong mga items. Medyo mababa lang ang presyo ko kaya mababa yung profit. Ngayon, itong kinita mo, for example, 894. Ngayon, itong 894, may choice ka. Kung gusto mong gamitin na, i-take profit mo na, o kaya i-reinvest mo. Gagamitin mo ulit yung nakuha mong pera mula sa sales at ganun din yung profit mo para ibili ulit ng mga items. So, 894. So, pwede mo ilagay yan dito sa investment na halagang 894. And then, lagay mo si profit. Ngayon, pagdating mo sa kay summary, wala ka ng profit. Kasi ginamit mo na yung profit mo para i-reinvest doon sa pagbili ng mga items na gagamitin mo sa iyong negosyo. Okay? So, ito lang yung ilang paliwanag may kinalaman sa template na ito. Kung may question or concern kayo may kinalaman sa template na ito, pwede nyo i-comment o kaya i-email ako doon sa ipoprovide kong email sa description ng video na ito. Pwede rin ang modification kung may nakita kayo na gusto nyong i-improve sa template na ito. Reach out lang din kayo ulit sa ating email. At doon yung sabihin yung gusto ninyong modification o pagbabago sa template na ito. Kung may konting adjustment, pwede rin. Halimbawa, itong profit, itong nakalagay na profit natin, kasama sa na-minus niya yung reinvested profit, expenses, at yung personal consumption. Ngayon, kung hindi applicable sa inyo yung personal consumption, pwede nyong alisin yung negative C3. Doon sa formula. Ito yon. Pwede nyo yan alisin. Yan. Delete nyo lang yan, then enter nyo na. Yan. Tapos, hindi nyo na magagamit si personal consumption.
So, alimbawa, si personal consumption, wala kayong personal consumption. Ayan. Kaya, pagdating dito, ayan. Okay. So, ito na yung profit and then yung inyong in-reinvest na profit. And pwede nyo rin alisin dito si C3 o kaya huwag nyo nalagyan si personal consumption para zero lang yun nandun sa kanyang summary. Okay? So, yun lang. At salamat sa pananood.